What's up mga kuya, welcome back to the channel. So, unang-una, pasensya nga pala kung may maririnig kayong parang background music. Bukod sa background music ko mismo, kasi may banda ngayon sa tabi ng bahay namin kasi gabi ako nag-record ngayon. Dapat talaga kasi nakalugar sa highway yung mga yan pero ayan nga sila. Pero yun nga mga kuya, this is actually my first product review of a discontinued product. So, these are the Audio-Technica ATH-WS660BTs. Bluetooth or wired headphones na, well, ewan ko talaga sa naming scheme ng ibang mga kumpanya. Yung iba talagang pinapasimple nila, yung iba pinapakomplika nila. Pero ito nga mga kuya, ito nga yung sinasabi ko na still of the year sa mga nanonood ng stream ko. Alam niya na siguro kung magkano ko nakuha to or magkano siya nakuha ng ninang ko sa US. So, ito talaga, at least currently, dito sa Shopee, mabibili mo siya for 10,000 pesos. And ito actually, nabili ng ninang ko sa US for only $20 or around 1,000 pesos. And actually, kind of a funny story, medyo sasegue ako ngayon kung paano ko nga nakuha to. So, nasa US ngayon ninang ko. Tapos, magka-video call nga kami habang nag-grocery siya kasi tinatanong niya ako kung ano gusto ko galing doon. Tapos, as in, ang talas ng mata ko, nakita ko, Audio-Technica. Like, uy, ninang, anong Audio-Technica yon? Dream headphones ko yon. Tapos, tinanong niya ako, uy, gusto mo to? $20 lang. Tapos, what? Pinakita niya sa akin yung box. Tapos, ang specific model nga is ito. Pasensya nga pala ko hindi ako nakagawa ng unboxing video nito kasi binuksan na nila ninang yung kahon nito. Tapos, tinanggal na nila yung mga accessories na kasama niya. And, mga kasama niya lang is ito, ang napaka-clean na micro USB charging cable. Tapos, 3.5mm auxiliary jack nga na L-shape yung other end niya. Since ilalagay nga nila neto sa bagahe nila para space saving, tapos nagtataka ako, ba't napakamura neto? Nakalimutan ko yung groceries or store na pinuntahan niya na nun. Pero turns out, discontinued na pala to from 2018. Yes, 2018 to na-release ng Audio-Technica and diniscontinue na nga nila. Baka yun yung reason kaya sobrang crazy low nung price neto dahil diniscontinue na nga. And baka isipin nyo pala mga kuya, parang imitation to or class A ganon. Hindi. As in, legit siya. Ayan. Ito yung micro USB charging cable niya. And yung pagka-build niya talaga screams quality. Like with pretty much any Audio-Technica na product. So siguro moving on nga tayo sa review part ng video na to. Pretty much most of it is plastic except sa part na to. Like yung adjustable bracket niya. And napaka-satisfying ng sound niya kapag ina-adjust mo siya. And I feel like yung leather na nag-cover dito sa foam pads is actual leather. Kasi I've been using this for almost 4 months now. Tapos hindi siya nagbabako-bako and alam nyo naman, pawisin talaga ako. Same goes para dito sa upper part ng headphones. May foam ka din dito. You have plastic here. Same goes for this part. And available nga pala to in 3 color options. So, ito yung parang gray tapos with blue accents. Tapos available din in black and gold and black and red. Pero yung gold and red colors niya ay more of accents tulad dito, dito sa ear cups. And sa nakita niya naman kanina, pwede niyong i-rotate and collapse yung headphone. So, kung gusto mong parang mas maging portable siya, then you can do that. And dito sa loob ng ear cups mismo is may blue accents. Same goes with the gold and red color options. And since wireless headphones nga to, meron nga po tayong mga controls. And the 3.5mm jack, micro USB. Siguro medyo understandable pa since around 2018 na ito na-release. Pero yan, ito nga po yung on-off switch niya. Tapos dito naman, volume up and down slider. Tapos pwede mong i-hold, hold up. Kunyari, nakang ganyan, hold up to go to the next song. And hold down to go to the previous song. Tapos pwede mo ding i-press to pause and play your music. Answer and reject calls also. Tapos wearing it, ang, well basically, ang light niya. Siguro yung parang negative part doon or yung parang con dito is hindi ganun kalakas yung clamping force niya. I mean, kapag gumagamit naman ako ng headphones, yun ako gumaganyan. Like, pag nagja-jamming ako sa music, ayan, halos ganyan lang. So, sa mga mas maharot dyan or makukulit gumamit ng headphones, baka madalas ganyan yung tsura ng mga headphones nyo. Pero for the most part, yeah, I'm not complaining. And comfortable siya kahit nakasalamin ako since again, hindi ganun kalakas yung clamping force niya. So this has Bluetooth 4.0, up to 40 hours of battery life, and yes,
Nakatagal na ako ng, well, considering na hindi ko ito masyadong ginamit sa first month na nakuha ko, umabot sa akin yung battery life na ito for 2 weeks. So, siguro just using it for 2 to 4 hours a day for 2 weeks. Yes, kaya niyang itagal lang 2 weeks mga kuya. Pero, for example, up to 8 hours a day ka nakikinig or ginagamit mo ito 8 hours a day, then tatagal sa ito for 1 week easily. Siguro one bad thing lang is wala siyang fast charging, so it will take over 2 hours to charge this from 0 to 100. So, ayun lang. Plus, if gusto mo itong gamitin in wireless mode while charging, well, hindi mo pwedeng gawin yon. Kasi for example, ginagamit mo to on Bluetooth mode, yan, napansin mo na malulobat ka na, tapos sinaksak mo, mag-turn off yung headphones. So, if you want to use this while you're charging, then you're gonna have to plug the 3.5mm jack. Pero wala naman talaga akong significant complaints. Again, considering na nabili nga lang to for 1,000 pesos, kahit yung MSRP niya is around $200 US or 10,000 Philippine pesos. Bawing-bawi talaga in terms of sound quality, as in, panalo to. Gamitin mo man in wireless or in wired mode. Pagdating talaga sa Audio-Technica headphones, hindi talaga siya katulad ng JBL or Beats na headphones na ang main characteristic na mapapansin mo is overpowering bass. Talagang parang sinusunto ka sa tenga na bass. Well-balanced ang mid-size and lows and talagang clean yung sound niya, mga kuya. Pero for 10,000 pesos or $200, considering na makakahanap ka pa nga na ito, at this point, is OP siya kasi wala siyang noise cancellation, wala pang low latency mode. So, yun talaga yung hanap ko at that price. Pero ayoko mag-sound na parang masyado ako nag-complain since again, nabili nga lang to for $20. Pero siguro kung makakahanap ka pa neto on sale for around 4,000 pesos or $80, then para sa akin, go for it. Ang ganda niya. And in terms nga pala for latency, pag gagamitin nyo to for games, okay naman siya if naglalaro lang ako ng Valorant. Like, hindi ganun ka-noticeable, like almost zero latency yung sound. Again, almost ha, hindi ko sinasabi na talagang zero latency. Pero kapag ginagamit ko siya for CSGO naman, talagang mapapansin mo yung audio delay, like when a bullet hits the wall or naka-headshot ka, talagang mapapansin mo yung delay if CSGO lalaro nyo, which is weird. Like, ewan ko, baka ganun kabilis lang talaga sa CSGO. Like, yung gameplay, yung shits. O, alam niyo yan, sa mga nakapaglaro na ng Valorant and CSGO, ayun. Pero it's not really a problem for me since ganito yung setup ko. So, ito lang yung ano, iniwan ko lang dito yung 3.5mm jack na nakasaksak sa USB sound card ko. So, for example, if maglalaro ako ng games, then I can just turn off Bluetooth mode. Tapos, isasaksak ko lang sa 3.5mm jack and yeah, goods ka na. Pero again, mga kuya, if you can get this for 4,000 pesos and below then, easily mara-recommend ko to for 10,000 pesos, not really. But yeah, mga kuya, the Audio-Technica ATH-WS660BTs are top-notch headphones in terms of sound quality and battery life. And kahit nga pala na over-the-ear headphones to, hindi ko pala nababanggit yun, is hindi siya ganun kalaki or kabulky like with most over-the-ear headphones. And of course, if talagang gaming headphones ang hanap mo, na may nakalawit talagang mic, is of course, wala tong ganun, although may built-in mic siya. So kung gusto ko lang naman gamitin yun, then of course, I can just use an audio splitter dito sa PC ko if nakasaksak siya. True wired audio. May hiwalay ako na mic for gaming and streaming, so not a big deal for me. So again, ito nga yung first product review ko na discontinued na yung product mismo. Again, if makukuha mo nga to for 4,000 pesos at most, then this is a good deal. Pero for 10,000 pesos, yeah, I don't really recommend this at that price. In my case, nakuha ko nga lang to for $20 US or 1,000 pesos. Like, that's a freaking steal. So, that's gonna do it for this video, mga kuya. Kung makakahanap ako ng link neto for under 4,000 pesos, then lalagay ko yung link dyan sa description. Pero malamang makakahanap kayo ng deals neto sa mga physical stores or shops na. So, yun. And of course, as always, leaving a like is the easiest way to support the channel. Consider subscribing if you like my content. And turn on notifications para lagi kayong updated sa latest videos ko. As always, stay safe mga kuya. Thanks for watching and I'll see you guys in the next one. Peace. In the store.